Nasaksihan nga natin sa huling kabanata ang simula ng pagsugod ng mga Demon Emperor sa lahat ng mga tao. Nakita nga din natin ang pagtanggap ni Witch Erica sa ating mga bida. At dito na nga magsisimula ang chapter natin for today. Nagsimula nga ang chapter na ito sa pagkwento ni Tauka sa Witch kung paano siya nagsimula. Mula sa pagpatay nito sa Soul Eater na nasa loob ng Abandoned Ruins. Sa pagpatay sa Black Dragon Knights. Pagpatay sa Sorcerer Group ng Ashinto. At sa pag-ubos sa mga halimaw sa loob ng Monster Zone. At ngayon ay nandito na nga daw siya sa tahanan ni Erica Anarvale. Wika nga ni Erica na paano daw nakasurvive si Tauka gamit lamang ang mga abnormal state ng mga skills. Mababa daw ang tsansa ng mga skill na ito in terms of success rate, sustainability, at efficiency. Sa madaling salita, si Tauka daw ang example ng isang failure frame. Dagdag pa nga ni Erica na nais daw pala maghiganti ni Tauka kay Goddess Vices dahil sa pagtapon nito sa kanya sa Abandoned Ruins. Sagot nga ni Tauka, nais man daw niya, ngunit may spell daw si Vices na kayang mag-dispel ng mga magic. Kaya naman pumunta nga daw sila Tauka upang humingi ng tulong kay Erica. Tugon naman nito na hindi niya daw alam kung pari-parehas lang ang mga gods, ngunit si Vices daw ay nagtataglay ng hindi pangkaraniwang fighting style bilang isang individual. May mga kwento pa nga daw na nagawang ma-brainwash ng goddess ang Soul Eater. Tanong naman ni Tauka na paano naman daw ito nagagawa ni Vices. Sagot nga ni Erica na alam daw ba ni Tauka na ang Golden Eye Demon ay gawa ng isang Demon Emperor. Posibleng nagkaroon daw ng mutation ang mga halimaw sa mga tao, kaya may mga mukha ng tao sa mga halimaw. At posibleng dahil din ito sa pagkain nila sa mga tao. Sabay nga silang nagsalita ni Tauka patungkol sa pagkain ng tao ng mga halimaw. Tugon nga ni Erica na mukhang madali daw makaintindi si Tauka. Dagdag pa nga nito na kung may paraan daw sa pag-brainwash ng mga halimaw at mag-mutate bilang kalahating mga tao. Ay posibleng pinakain ni Goddess Vices sa mga halimaw ang mga na-brainwash niya mismong mga tao. Kaya naman, maaring plano nga ni Vices na gamitin ang mga tao upang ipakain din sa mga halimaw. At naman mas pinapalakas niya ang mga ito at sinusubukang ma-brainwash. Wika pa nga ni Erica na sa ganitong paraan daw nagawa ng goddess na ma-brainwash ang Soul Eater at dalhin ito sa exit ng Abandoned Ruins. Palaisipan pa nga din kay Erica kung nagawa na daw ba ni Vices ang pinakamalakas na kalaban sa lahat. Wika naman ni Seras na masaya daw siya dahil napakabait ng witch. Palipat-lipat din daw si Erica ng tahanan hanggang sa napili niya na ang lugar na ito. Mukhang pati daw ang goddess na si Vices ay may galit kay Erica Anarvale. Masaya din daw si Seras dahil pinayagan ni Erica na manatili dito sina Eve Speed at Lesbeth. Matapos na nito ay lumipat nga ang eksena sa mga tao kung saan patuloy nga silang naglalakad papunta sa silangan upang harapin niya ang puwersa ng mga halimaw. Wika nga ni Sugo na ito daw pala ang army na sanay sa digmaan. Nakakamangha daw pala makita ang mga ito lalo na sa malapitan. After na nito ay ipinaliwanag na nga ang magiging plano ng mga tao upang mapigilan ang mga demonyo. Hinati nga daw sa tatlong grupo ang lahat ng mga tao. Tulad din daw ng formation ng pagsugod ng mga halimaw sa kanila. Ang West Counter Invasion Force ay panghahawakan nga daw ng grupo ni Naikusaba, Drunken Sword Party at ng army na pinapangunahan ng Holy Saint. Sa East Counter Invasion naman ay kabilang ang Takao Sisters, Nyantan at buong kabalyero ng Alion. Makakasama nga din nila ang White Wolf Knights ng Magnar. Sa South Counter Invasion naman ay pangungunahan ng grupo ni Nasugo, Kirihara at Yasu. Kabilang din ang Dragon Slayer Banwolf at ang Four Revered Saints. Habang ang goddess na si Vices naman ay sumama nga kina Sugo para sa Counter Invasion. Tanong nga ni Suo kung okay lang daw ba si Sugo. Sagot naman nito na maayos lang naman daw siya. Wika nga ni Suo na nakakadismaya lang daw dahil mukhang magiging pabigat lang daw sila para kay Sugo. Tugon naman nito na wag na nga daw mag-alala ang lahat dahil gagawin niya daw ang lahat upang protektahan ang buong grupo. Narinig niya ito ng goddess kaya naman wika nga nito na kung ganun naman daw pala ay dapat matuto na daw si Sugo ng unique skills. Dahil kapag di daw natuto si Sugo ng unique skills, ay malaking kahihiyan daw ito sa Alion sa pagkilala nila bilang S-Class. Humingi naman ng tawad si Sugo para sa goddess. Wika naman ni Bani na tingin daw niya ay ginagawa naman daw ni Sugo ang best nito. Patuloy din daw ang pag-grow ng grupo ni Nasugo.
Sagot naman ng goddess na mukhang may soft spot daw si Ben para kay Sugo. Kaya naman kahina-hinala daw si Ben. Dagdag pang ang tanong ng goddess na nag-expect daw ba si Ben na magugustuhan ito ni Sugo. Napangiti na nga lang si Ben at sagot nga nito na ano naman daw at bakit mukhang nagagalit daw ang goddess. Mukhang balisa daw ang kanilang goddess simula nang lumabas ang Great Demon Army. Nauna na nga si Vices at sagot nga nito na may naaalala lang daw siya. Matapos na nito ay sinabihan nga ni Ban si Sugo na wag na lang daw intindihin ang mga sinasabi ng goddess, dapat daw magtiwala si Sugo sa mga kasamahan nito. Sagot naman nito na maraming salamat nga daw sa pag-encourage sa kanya. Ngunit biglang ang nagalit si Sugo at wika nga nito na dapat hindi daw basta-basta nagtatapon ng sigarilyo si Ban sa kalikasan. Lumayo nga si Ban at ganito daw pala magalit ang isang Sugo. Tanong nga ni Suo, nainis daw ba ang goddess dahil sa paglabas ng Great Demon Emperor? Sagot naman ni Bani na mukhang galit daw ito dahil sa pagkamatay ng Black Dragon Knights. Ang tao na kinilala ng goddess bilang unreasonable existence na si Sibit Garland. Wala daw ni isa sa kasaysayan ang mas malakas pa sa katulad ni Sibit Garland. Kaya naman malaki daw talaga ang expectation ng goddess para kay Sibit. Kung nabuhay nga lang daw sana si Sibit Garland, ay posibleng ipapas lang daw ng goddess ang ibang mga warrior mula sa mundo ng mga tao. Kinabahan niya si Sugo dahil sa mga sinabi ni Ban sa kanya. Tanong pa nga ni Ban na ano daw ba sa tingin ni Sugo ang kinakatakutan ng goddess bukod sa Great Demon Emperor. Ito nga daw ay ang pagrebelde ng mga tao laban sa kanya. Mukhang madami na ang nalalaman ni Ban patungkol sa goddess. Dagdag nga nito na hindi daw natuloy ang pagpaslang ng goddess sa mga tao dahil kailangan daw ito laban sa pagsugod ng Demon Emperor. Nawawala pa daw ang grupo ng mga Ashinto na pumatay sa Black Dragon Knights. Kaya naman sobrang galit daw talaga si Goddess Vices. Lumapit niya si Kirihara at wika nga nito na sana ay may nakahanda daw si Vices na entablado para sa kanya. Tugon naman ng goddess na trump card niya daw nila si Kirihara, nakakahiya naman daw kung ilalabas daw agad nila ito. Sagot naman ni Kirihara na kailangan niya daw niya ipakita sa buong bansa kung sino ang karapat dapat na maging hari. Level 279 na nga daw siya at lamang daw siya ng 50 levels kumpara kay Hijiri. Kaya naman sa madaling salita, ang